Good morning po, mga kapatid. Sa pong mapagpalang umaga, bawat isa, tayo po ay magsisimula na naman ng ating live coverage sa ating parambahan. Ang Diyos po ay mabuti. Talagang napakabuti. Isang panibagong umaga na naman po ang pinagkalob niya sa atin para sa ating devotional. Mahanap lang po ako ng magandang angulo para sa ating lightings. Okay na po ba sa inyo to? Tayo po ay nasa second floor ng bahay. Praise be the name of the Lord. Mahanap lang po tayong magandang angulo ng lightings. At ayun po yung labas. So, andito na po tayo sa second floor. Praise be the name of the Lord. Ayan po. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay may kaugnayan po doon sa inyong napapakinggang background. Kung kayo po ay pamilyar sa Basang Israel, ay glory to God. Yung pong background ay malalaman nyo kung ano po talaga. To God be the glory. Yung pong narinig nyan sa background ay national anthem ng Bansang Israel. Ito po ay isang palagoy. Kung alamin po natin yung lyrics ng kanta ng Israel, ito po yung nakasulat sa wikang Hebreo. Mula po nung bumalik ang Hudyo sa Bansang Israel, laging bansa po sila noong May 14, 1948. Sa pamagitan po ng yung boto po ng Pilipinas na ang representative natin ngayon noon ay ang ating Pangulong Luis Quezon. Yung boat po ng Pilipinas ay tinawag na swing boat dahil sa huling dalawang boboto po ang magdi-decide kung sino mananalo. So, bumoto po tayo pabor sa Israel. At ang sumunod pong bumoto sa atin ay pumabor na rin po sa Israel. Kaya nakalamang po ang Israel ng boto para kilalain na po siyang isang bansa. It was May 14, 1948 nang muling maging bansa ang Israel pagkaraan ng almost 2,000 years na sila po ay hindi nakilala bilang isang bansa. Good morning po kay Kuya Ricky Pabalan from Thailand. Salamat po, Kuya Ricky. Nakita po kita nung naging guest ka nila ni Pastor Condrado sa Thailand. Mga kasamaan po natin yun. Under po siya ng Zion, ni Bishop Rene, Sebastian. Meet mo na po si Bishop Rene nung dumalo ka po sa atin dyan sa PSMI Manila sa Bacood, Santa Mesa. Nice to hear good things from Kuya Ricky. Yung sinasabi po ng national anthem ng Israel po ay isang panagoy, no? Good morning din po kay Ate Bernadette too. Blessed morning din po. In the Jewish Israel po, the Jewish spirit still sings. Although marami po nangyari sa Israel, hindi po nawawala yung awit. The eyes look east. No? Sila po yung nakatungin sa silangan toward Zion. Yung po yung sinasabi ng national anthem ng Israel. Our hope is not lost. Hindi raw po nawawala yung pag-asa nila.
our hope of 2,000 years. Imagine mo po, 2,000 years, almost 2,000 years. To be a pre-nation in our land. Maging malaya na naman daw po silang bansa sa kanilang lupain. In the land of Zion and Jerusalem. To be a pre-nation again. This year po, ipinroklama nila na ang Israel ay capital city na, Jerusalem ay capital city na ng Israel. No? Ito po ay pinunahan ni President Trump ng Amerika. At yung nga pong US Embassy from Tel Aviv, na dati nitong capital, ay ililipat na po sa Jerusalem. Sapagkat this year, kinilala na po ng bansang Israel na ang Jerusalem ay kanilang capital city. Sa umagang po ito ay pagbubulay-bulayin natin ang isang napakalagang aklat sa Old Testament na hindi natin napapansin. No? Ito po ay isa sa mga sulat ni Propeta Jeremias. No? Ito po ay pinamagatang Panagoy. No? Ang Panagoy po ay isang sulat na nilika ni Propeta Jeremiah para makita ng bansang Israel kung gaano po kabuti ng Diyos sa kanila, sa kabila na sila po ay nagkasala, sa kabila sila ay nagkulang, ang Diyos po ay hindi lumilimit sa kanila. So, yun po yung pag-aaralan natin ngayong umaga sa ating devotion. It's about the Book of Panagoy. Sa Old Testament po, sa English version, tawag dun ay Lamentation. So, good morning po sa mga kapatid natin na kasama na natin ngayon. At shout out po sa ating mga kapatid sa Binyan, sa PCMI Maine, na mga isang oras po mula ngayon ay magsisimula na ng FB live streaming ang ating main church sa Laguna. So, humahanap po ako ng magandang angulo para magkakitaan po tayo. Yung aking lightings po ay kumukuha ko ng magandang angulo. Wala pa po tayong lighting director. Kaya naghahanda po yung ating mga staff sa baba para sa ating PCMI FB live streaming naman mamayang hapon. So, to God be the glory. Yan. Ako na po ako ng magandang angulo. Katulad po ng sinasabi ko kanina, yung background po na inyong narinig ay National Anthem ng Israel. Ito po isang panagoy. Yung nilalaman po ng panagoy na yun, yung pag-asa nila na kahit sila po ay nasa iba't ibang bansa, hindi nawawala yung pag-awit. At nakatingin sila lagi sa silangan, sa dakong Sion, no, kung saan naroon po ang City of Jerusalem. They are looking forward that one day they will go back again to their homeland. At nangyari nga po ang pagbabalik na yon ng bansang Israel noong May 14. Before that, bumalik na po ang maraming mga Hudyong na ulang po sa bilang, mga less than 50,000 na nag-gathered po doon. Puro disyerto. Unti-unti nilang pinagyaman until such time na yung pong lupain na walang pakinabang, very desolate, disyerto, batuhan. Pininuho nila yung mga bato. Pinino nila ng pinong-pino para maging parang lupa. At nagsimula po silang magbungkal, magtanim, at pagyamanin ang lugar ng Jerusalem.
At until such time po na kinilala na nga po ng United Nations sa pamagitan ng mga boto, at ang laging dahilan po ng pagkakapanalo ng Israel ay yung boto ng Pilipinas na laging swing vote. And the rest is history. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon. Ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ang panagoy. Ang panagoy po. Ito po ay natatagpuan sa lumang tipan bago po ang aklat ni Propeta Ezekiel. Excuse me po. Ang aklat ni Propeta Ezekiel po. And after ng aklat ni Propeta Ezekiel, ang aklat naman po ni Prophet Daniel. To God be the glory. But before we start, tayo po lahat ay yumo po at tayo po ay manalangin. Kapag palang Diyos, aming amang nasa langit, kami po'y nagagalak sa magandang umaga na ipinagkaloob mo po sa amin to study your word, to meditate upon your word. At naniniwala po kami na meron kang gagawin magandang bagay ngayong umaga. Ginadalangin po namin ang FB live streaming ng aming main church sa Laguna, mamayang alas 9 America. And we pray, Lord, na gisingin mo na po ang aming mga kapatiran mula sa Laguna hanggang sa iba't ibang probinsya, at maging sa mga kapatiran namin na nasa abroad to tune in with the live worship of PCMI Main Church. At mamayang hapon po, alas 5 naman ay mag-livestream naman ang PCMI Manila. Lord, i-dedicate po namin sa iyo ang araw na ito, knowing na ang extended o enhanced community quarantine ay may extend hanggang May 15. We pray, Lord, na patuloy pong magkaisa ang mga Pilipino. Katulad ng aming aralin kagabi, na magkaroon kami ng pagtsitsaga, pasensya para sa labang ito. Dahil kung hindi po kami magkakaisa bilang isang bansa at hindi magkakaroon ng pasensya, hindi namin mapagtatagumpayan ang labang ito. We need to follow the orders of our president na siyang hinirang mo para maging aming pinuno sa bansang ito. At naniniwala kami, Lord, na meron kang mga bagay na gagawin para sa amin. Pinupuri ka po namin, Lord, at pinasasalamatan, dinadakila at minaluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Hinangad po namin ang tagumpay ngayong umaga sa amin pong broadcast na ito, and we pray na kayo po ang patuloy na maluwalhati. Holy Spirit, continue to guide us. Ipuin mo po ang mga tao na makikinig. Dalangin namin na hindi lamang po yung makikilive ngayon, kundi pag ito po ay na-post na sa YouTube, we pray na nahipo po ang mga tao na makikinig ng misang ito. We give you back all the praises, we give you back all the glory, knowing that the love of the Father, the blessing of Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forevermore. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Meron na po tayo, mga kapatid, from Thailand and Taiwan na nakikisa na po sa atin. At naghihintay pa rin po tayo ng mga kapatiran mula sa Spain, mula sa Pilipinas to be with us sa ating devotion po ngayong umaga. Praise be the name of the Lord. To God be the glory. Okay po. Ang aklat po ng Panagoy ay kalipunan ng limang tula ng Panagoy dahil sa pagkawasak ng Jerusalem, ang capital city po ng Israel noong 500 BC. Ang binungang pagkakatapon sa mga mamayan ng Israel mula sa Israel patungong Babylonia.
Sa kabila ng diwang pananambitan, may masisilag din pagtitiwala sa Diyos at pag-asa sa hinaharap. Ginamit ng mga Hudyo ang tulang ito sa kanilang taunang pag-aayuno. Regular po, nagkakaroon sila ng fasting. Binabasa po nila ang aklat ng Hanagoy bilang paggunita sa kapahamakang naganap sa kailang bansa. Katulad ng sabi ko kanina noong 586 BC. Bago po dumating itong pagkawasak ng Southern Kingdom, 586 BC, mas nauna na pong nawasak ang Northern Kingdom noong 800 BC, higit 800 BC na sinakop naman po sila ng bansang Assyria. Sa isang kapatid natin, blessed day, good morning po. Salamat sa pakipag-tune in ngayong umaga sa ating devotional sa aklat po ng Hanagoy. Katulad ng sinabi ko kanina, meron pong limang tula na nakapaloob dito sa aklat ng Hanagoy. Yung unang kabanata po, chapter 1 verses 1 to 22, yung kalungkutan ng Jerusalem. Nawasak yung lusod nila, namatay yung mga pinuno nila, yung mga kabataan nila, hindi na makaawit, hindi na makatugtog sa sobrang lumbay. Tapos yung mga kababaihan nila, ginagahasa, yung mga ama ng kahanan ay namamatay. Ang daming mga laging balo. Kaya nga po makikita natin doon, yung kalungkutan sa buong Jerusalem, ipinapakita ng unang tula na ito sa chapter 1. Ate Leia, Incarnacion, Jardinero, from Cavite po. Blessed Sunday, Ate Leia, Incarnacion. No? Shout out po sa mga kapatid. Maganda po kayo. Mga isang oras mula po ngayon ay mag-start na ang FB live streaming ng PCMI Main Church sa Laguna. At mamayang hapon naman po, FB live streaming para sa PCMI Manila. No? At kami po'y nagagalak sa patuloy niyong pakikipag-isa sa amin. Purihin ang pangalan ng Diyos. So, yung number one po, chapter 1, I mean, unang isang tula po na nagpapakita ng kalungkutan sa lungsod ng Jerusalem. Dahil nga po, nawasak na ang lungsod na yon, the Southern Kingdom po noong 586 BC. Good morning po kay Ate Rose Jola from Manila. Good morning, Ate Rose. Start na po tayo ng ating devotion. Sa pangalawang tula po ay makikita natin sa chapter 2 na naglararawan na po ng kapurasahan ng Jerusalem. No? Matagal na po silang binibigyan ng babala ng mga propeta na ganito ang mangyayari. Lalo na po si Propeta Jeremias na mawawasak ang Jerusalem, dadaling silang bihag. 70 years silang matatapon sa bansang Babylonia. Hindi sila nakinig kasi nga po, sinasabi na ibang mga propeta, hindi, mapagmahal ang Diyos, hindi tayo parurusahan, siya ay punong-puno ng justisya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. And then suddenly, yung hindi po nila inaasahang mangyari ay nangyari. Yung nga po, nawasak ang lungsod ng Jerusalem at maraming dinalang bihag bukod pa sa mga namatay ng mga tao sa Jerusalem. At nilirawan din po doon ay mga kababaihan, mga dalaga po ay nire-rape ng mga dayuhang taga Babylonia. Pangatlong tula po ay makikita natin sa chapter 3, no? Begin with verse 66. Doon po sa tulang yon ay narin yung pagsisisi, yung parusa, pero sa kabila po, mayroon din po kung nababalaag silang pag-asa. At mamaya, doon po natin pupunin yung teksto natin. Sa pang-apat na tula po sa chapter 4 ay makikita po na pusak na ang Jerusalem. Binigay yung description na ganito ang nangyari sa Jerusalem, wasak na yung templo po ay diba na rin, at yung malagang bagay sa templo ay kinuha kasama ng mga bihag. At ang huling tula po ay makikita natin sa chapter 5 na naglalarawan po ng isang panalangin humihingi ng awa sa Diyos. Sa verse 1 hanggang 22 naman po yun. So,
aking pag-uusapan po ngayon ay pinamagutan kong parusa, pagsisisi, at pag-asa. Judgment, repentance, and hope. Ulitin ko po, judgment, repentance, and hope. Parusa, pagsisisi, at pag-asa. Sa kabila po ng kaguluan na nangyayari ngayon sa buong daigdig, hinihintay ng Diyos na tayo po ay magsisi. Sapagkat ang pag-asa ay lagi pong meron ang Diyos. Doon po sa background natin ay narinig natin ang national anthem ng Jerusalem. Sa unang sentence po, in the Jewish heart, nakasulat po ron, a Jewish spirit still sings. Ang spirito daw ng mga Jerusalem ay umaawit pa. And the eyes look east. Yung kanilang mga mata raw po ay tumiting sa silangan toward Zion. City of Zion is the mountain of God where Jerusalem can be found. Our hope is not lost. Ang pag-asa po ng bansang Israel hindi nawawala. Our hope of 2,000 years, 2,000 taon na po na nagkalat sila sa buong mundo to be a free nation in our land. Ang kanila pong pag-asa ay maging isang malayong bansa sila sa kanilang lupain in the land of Zion and Jerusalem. To be a free nation in our land. Maging isang malayang bansa sa kanilang lupain. Anong lupain? In the land of Zion and Jerusalem. Yun po yung nilalaman ng kanilang panaghoy, no? Ang national anthem po ng Israel ay pinakamalungkot sa lahat ng national anthem. Karamihan po marching, pero ang national anthem ng Israel ay napakalungkot sapagkat ito po ay panaghoy. Babalikan po yung unang pangusap, in the Jewish heart, a Jewish spirit still sings. Sa puso po ng isang Hudyo, yung kanyang espiritu ay umaawit. And the eyes look east. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa silangan. Toward Zion. Tungo sa bundok ng Zion. Bakit? Ano po ang meron sa Zion? Nandun yung city of God. Nandun yung temple ng Jerusalem. Our hope is not lost. Hindi daw po nawawalan ang kanyang pag-asa. Our hope of 2,000 years. Imagine mo po. Isang makapangyarihang bansa biglang nawala. Pero hindi po nawala yung pag-asa nila sa loob ng 2,000 taon. In the land of Zion and Jerusalem, makabalik po sila to be a free nation in their own land. That was the message ng kantang ng pambansang awit ng Israel. The national anthem of Israel. At sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ito nga po ay pinamagatang pong parusa, pagsisisi, at pag-asa. Judgment, repentance, and hope. Please, join with me in our devotion ngayong umaga po. Unang mahalagang bagay po na gusto kong mapansin natin, despite God allows Israel to be conquered by a powerful Babylonian nation. Last 586 BC, it brings them into captivity. God has a backup plan for this great dilemma. Nuulit ko po, God has a backup plan for this great dilemma. Sa chapter 3 po ng Panagoy mula sa verse 21 hanggang 66, ay makikita natin doon yung mahalagang bagay na gusto kong iiwan sa inyo. At yung keyword po natin ay may kaugnayan sa mga nagaganap sa mundo at sa ating bansa ngayon. Unang mahalagang bagay po na gusto nating mapansin, start with the letter C. Create an opportunity to seek God in times of crisis. Again, I repeat, create an opportunity to seek God in times of crisis. Sa verse 21 po to 24, ganito ang sinasabi ng chapter 3, verse 21 to 24. Gayunman,
nanunumbalik ang aking pag-asa. Pag naalala ko ito, 22, ang hindi magmaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Verse 24, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Pakita niyo po, pag binasa niyo yung verse 1, na andun makikita natin yung parusa, hanggang doon sa susunod ng mga talata, pinagluray-luray sila sa tindi ng hirap. Pagkatapos, andun po yung portion ng pagsisisi, no? Pero mula po sa verse 21 hanggang 66, ay malararawan po natin at mababalaan ang pag-asa. Kaya ang unang malagang mensahe po na nais-ibigay sa atin ng Panginoon, create an opportunity to seek God in times of crisis. Ligin ko po, create an opportunity to seek God in times of crisis. Ang crisis po sa mindset ng mga Chinese is an opportunity, no? Crisis means opportunity. Sa ating po mga Pilipino, pag crisis, crisis talaga. Pero sa kabila po ng crisis, ang Pilipino po hindi nawawala ng saya, hindi nawawala ng galak sa puso, hindi nawawala ng pag-asa. Kaya nga po, ang Pilipino lang po ang tanging tao sa buong mundo na kahit po namatayan, nawala ng tahanan, pero pag ini-interview po sa TV, nakangiti pa. Imagine mo po, naalala ko po yung Bagyong Undoy. Naalala niyo po ba yung isang pamilya na nasa bubungan lang kayo ng bahay? Inaanod po sa ilog ng Marikina. Pagkatapos, papunta po sila doon sa tulay. Tutumbukin po nila yung tulay. Eh, yung tulay na yun po, ang tubig ay lagpas na. Makikita mo nila po yung pinakagilid ng tulay. Alam niyo po, biglang nawala po sa camera yung mag-anak. Kinabukasan po, ang ina-interview yung ama at ang sabi ng ama, sana kasama ko lang namatay ang aking pamilya. No? Namatay po yung asawa niya at yung apat niyang anak. Lima po. Silang, baling lima silang tao na lulutang-lutang sa ilog doon sa bubong ng bahay nila na inanod po sa ilog. Pero ang natagpo ang buhay po kinabukasan ay yung ama na lamang, yung tatlong anak at yung asawa niya ay namatay. Nakakalungkot pong sitwasyon. Pero sa kabila po ng mga nakakalungkot na sitwasyon, I mean, na nangyayari sa ating buhay ngayon, God is still giving us hope. Hope. Anong ibig sabihin ng hope? Pag-asa. Na sa Diyos po, hindi siya nagpapabaya. Hindi niya tayo iiwanan kailanman. Number one po, na pinapakita sa ating binasang talata, create an opportunity to seek God in times of crisis. Sa panahong ganito po, napakaraming taong lumalapit sa Diyos. Nakita po natin yan sa mga bansa, sa Israel, sa Italy, sa Spain, no? Sa Amerika, ibig sa Pilipinas po, naging prayer po lang tao, hinanap ang Diyos. So, unang mahalagang bagay po sa Aklat ng Panahon, create an opportunity to seek God in times of crisis. Pangalawang bagay po, start with the letter O. Offer your loving care in difficult situation. Again, I repeat, offer your loving care in a difficult situation. Verses 25 to 30 po, ganito ang sinasabi, 25 to 30, si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Despite po na kulang tayo sa Diyos, pinarusahan tayo, ang Diyos pa rin po ay mabuti. Kanino? Sa mga nagtitiwala sa Kanya. 26, pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. Ano po ang pinakamabuting magagawa ng tao? Buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. Verse 27, at mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. No? Kahit po, maraming nangyayari sa atin, inuutosan tayo ng Diyos na maging magtiyaga. Naalala ko po nung panahon ng krisis sa Bicol, wala pong bigas,
Ang available lang po noon, mais, yung durog na mais, yun po ang ginagawa namin bigas. At mabuti po, malapit ang dagat, nakakakuha ka ng libreng ulam. Pero ang bigas po noon, napakahirap. Kaya gumagamit po kami ng ano, ng durog na mais, just to survive. Marami po mga kababayan natin ngayon. Narinig ko po na minsan kumakain na lang daw po sila ng kanin sa tanghali. Yung matutulog sila late in the evening, iinom na lang ng tubig, tapos matutulog buong magdamag hanggang umaga. Pagising tanghali, doon na lang sila kakain. Nakakalungkot yung sitwasyon, pero ito po yung opportunity para magpakita naman ng pagkalinga sa bawat isa. Offer your loving prayer in a difficult situation. Mga kaibigan, kababayan, mga kapatiran sa Panginoon, yung mga tao po na nagdadaan sa mga pagdurusa at kahirapan sa buhay, hindi lamang po sila nangangailangan ng tulong. They need a loving prayer. Minsan po, kapag ang tao may nangyaring masama sa buhay niya, hindi po kailangan magsalita. Hindi mo kailangan magbigay ng tulong material. Just be there. Your presence is more than enough para maramdaman ng tao yun na merong nagmamahal sa kanya, may kumakalinga sa kanya. Minsan po, yung pagiging madaldal natin ay nagdudulot pa ng kapagapian sa taong nalulumbay. Diba? Kaya masalaga pong tumahimik na lang. Just be there. Yung presence mo ay magbibigay ng lakas ng loob sa kanya. So yung pangalawang mahalagang bagay po na nakita natin, start with the letter O, offer your loving care in a difficult situation. Pangatlong malagay po, mahalagang bagay po is letter R. Remember that all things work together for good. Again, I repeat, remember that all things work together for good. Sa verses 31 to 33, ganito po ang sinasabi. Mahabagin si Yahweh, hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ganda po ng sinabi ng Panagoy. Sabi po sa verse 31, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. 32, ngunit bagamat siya ay nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Opo, pag nagkamali tayo, pinaparusahan tayo ng ating mga magulang. Tama po ba? Pero, hindi po nawawala ang pag-ibig ng ating mga magulang sa atin. Gusto lang tayong ituloy. Sabi po sa Hebrews 12 verse 5, mga anak, huwag niyong ikakalungkot kapag nakakaranas kayo ng pagtutuwid ng Panginoon. Sapagkat pinahintulutan po niya na dumaan tayo sa mga pagsubok bilang pagtutuwid. At kapag po natapos na ang pagtutuwid niya, magkakaroon po tayo ng magandang pag-asa sa buhay. Sa verse 33 po, hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. Yes, brother and sister, hindi natutuwa ang Diyos sa mga nangyayari sa atin sa buong mundo. Nangangamatay ang ilang mga tao, 100,000 mahigit na ang namamatay. 1 milyon na ang infected ng coronavirus. Hindi po natutuwa ang Diyos, hindi nalulugod ang Diyos. Pero He allowed these things to happen. Para ano po? Para magbalik loob ang tao sa Diyos. Matuto ang tao sa kanyang buhay. Nakalimut tayo sa Diyos. Naalala ko po si Bartimeo noong mga panahon siya po'y bulag. Nabilitaan na, nabalitaan niya dumating ang Panginoon sa kanyang bayan. Sumisigaw siya. Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa akin. Paulit-ulit siya sumisigaw. At siya'y napansin ng Panginoon. At tinanong niya si Bartimeo, sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, gusto ko pong makakita. Hinipon ng Panginoon ang kanyang mata at sabi sa kanya, nais kong ikay muling makakita. At nakakita po si Bartimeo. Tuwang-tuwa siya, nagpuri siya sa Diyos. Naalala niyo po ba yung isang pangyayari din sa Bulacan? Good morning po. Shout out sa ating kapatid sa Bulacan, Brother Hermie Rivera. Blessed morning po. Salamat sa pag-tune in. Tumatalakay po tayo sa Lubang Tipan dahil kahagabi po, tinalakay natin yung Book of Revelation sa sulat ni Lord sa iglesia ng Ismina na gumagi sa matinding pagsubok. Diba? Pero sabi ng Lord, maging tapat kayo. At yung keyword natin kagabi ay patience. No? Ngayon po, maaling hindi nyo po nahulaan pa ng keyword natin, pero ang pangatlo po,
Remember that all things work together for good. At makikita natin yan sa verses 31 ng Panagoy, chapter 3, 31 to 33. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagamat siya ay nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikinatutuwang tayo saktan or pahirapan. Pang-apat na mahalagang bagay po na makikita natin sa aklat ng Panagoy, start with the letter O again. O again, obliged to follow God and submit to His leadership. Ulitin ko po, obliged to follow God and submit to His leadership. Obligado po tayong sumunod sa Diyos at magpasakop sa Kanyang pamumuno. I believe that God controls the affairs of the nation. Siya ang naglalagay ng hari at siya ang nagbabagsak ng hari. Lahat po nangyayari sa mundo, control ng Diyos, alam ng Diyos. Bawat taong namamatay, hindi nalilingid sa paningin ng Diyos. Kaya nga po sabi sa aklat ng Psalm, mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng Kanyang banal. Matakalaga po. Hindi po nalulungkot ang Diyos sa isang kamatayan. Lalo na po ngayon, 100,000 may di na namamatay sa buong mundo. Hindi po nalulungkot ang Diyos. Hindi po natutuwa ang Panginoon. Pero, gusto niya po na tayong turuan ng lesson. Gusto po niyang ituwid ang lahat ng ating pagkakamali. God is good. Ang Diyos ay mabuti. Di pa rin po siya makakalimot. Di pa rin po mawawala ang pag-ibig niya kahit pinarurusahan niya, kahit nagagalit siya sa tao. Remember po, nung magpasya ang Diyos na gunawin ng mundo, nanungkot po siya. Hindi siya natuwa. He repented. Nanungkot siya. At alam niyo po nangyari, hindi po niya totally wipe out ang tao sa mundo. Natira ang sambayan ni Noah at mula kay Noah, muling nagparami ang tao sa buong mundo. Sabi nga po ng Lamentation chapter 3, verse 23 sa English po, hindi nagbabago, His mercy new every morning. Pinakanta po natin yan. Diba? His mercy is new every morning, new every morning, new every morning. Lagi pong bago at sariwa ang kabagan ng Diyos. So pang-apat po, balikan natin yung una, letter C, create an opportunity to seek God in times of crisis. Nasa verse 21 to 24 po yun. Verse 25 hanggang 30, offer your loving care in difficult situation. Ito pong panahon ng crisis, ito yung panahon na tayo magmahalan, magtulungan, walang siraan, walang bagsakan. Nagulat po ako at tontuwa ako sa ginawa ni Mayor Richard Gomez ng Ormoc City. Ang auntie ko po ay naroon sa Ormoc City. Alam niyo po, binigyan niya bawat pamilya na tigi-isang sakong bigas. Bakit pa nga naman pa konti-konti? Dito sa Alisa Metro Manila, thank God po sa ating mga pamunuan. Nakatatlong tanggap na po kami ng relief goods. So una, 2 kilong bigas with 6 pieces of sardines. Pangalawang tanggap po namin, another 3 weeks, nakatanggap po kami ng 6 na kilong bigas at maraming iba't ibang klase ng dilata. May meatloaf, may corned beef, may century tuna at mga sardinas. Hindi po nawawala yung sardinas. Pinakamalaga po at masustansyang dilata ay sardinas. Marami po itong nadudulog na kabutihan sa katawan ng tao. And 3 days ago, hindi ko pa po napupost, nagpadala uli ang pamalaan ng I think 3 kilong bigas yun at mga ilang perasong canned goods na naman po, no? Ang naipadala, no? May 2 perasong meatloaf, 2 perasong century tuna at ilang perasong mga sardinas po. Yan naman, purihin ng Panginoon. Ang sarap. Talagang nabubusog ako lagi ngayon sa sardinas. Thank you po sa sponsor ng sardinas. Yung sardinas po na tinatanggap namin ngayon eh, King's Cup Sardines. At iba pang mga century tuna products.
Balikan ko po yung pangatlo. Remember that all things work together for good. Pang-apat po, start with the letter O again. Obliged to follow God and submit to His leadership. Di po ba sulat ni Pablo kay Timoteo? Timoteo, ito ang gagawin mo. Panalangin mo ang mga pinuno at mga nanunungkulan. Ito ang katungkulan natin. Panalangin natin yung mga namumuno. Sumunod sa kanilang pagdidisiplina. Sumunod sa kanilang mga panuntunan. Sumunod sa kanilang mga tagubilin. Nilagay po ng Diyos ang gobyerno para may susundin tayo. I remember the time of judges. Walang sinusunod ng tao. Kahit anong gusto nilang gawin, pwede mangyari. What happened? During the times of after the leadership of Joshua, wala na pong naging leader. So the whole Israel is in chaos. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin. Walang namumuno sa kanila. And later on, God raised up different judges. Kaya nakilala natin sila Jephthah, sila Samson, iba pang mga judges, at ang kaisa-isang judges sa Old Testament ay si Deborah. No? Sila po ay ginamit ng Panginoon to lead the people of God. Sa ating pong panahon, ang presidente at ang mga pinuno ay ginagamit ng Diyos to lead us. Sabi sa book ng Romans, kapag mabuti ang iyong ginagawa, matutuwa ang mga pinuno at kayo gagantiparaan. Pero kapag masama ang inyong ginagawa, ang pinuno ay magpaparusa sa kanyang mamamayan. Pang limang bagay po na gusto kong makita, I would like to say good morning to our beloved sister in America, Sister Judith Valle. Good morning, Ate Judith. A blessed Sunday. Morning po, Ate Judith. Shout out po sa ating mahal na pastor, Pastor Sunny De Curin from Solis Tondo. No? Inuulit ko po, about 30 minutes po. Ilang minuto na lang po, mag-i-start na ang ating main church para sa FB live streaming. No? Mga 15 minuto na lang po ata. At malapit na po tayong matapos sa ating devotional. Pang lima po na makikita natin dito, beginning with verse 38, no? Yung obliged to follow God and submit to His leadership, nasa 34 to 37, ganito pang sabi, hindi naliningid kay Yahweh kung maghihirap ang ating kalooban. Tandaan niyo po, hindi naliningid kay Yahweh kung maghihirap ang ating kalooban. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Alam po niya, itong mga namumuno po, alam niya kung hindi niya binibigyan ng real goods yung kanyang nasasakupan. Alam ng Diyos, no? Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan, hindi makakaila sa kanya kung pinipilipit ng hukuman ang katarungan. Ilang taon po akong talagang lumalakad ng nakababa ang noo dahil ilang taon po na yung accusation sa akin, may kaso po ako na ang bigat-bigat ng kaso ko, robbery with conspiracy. Ilang taon ko pong pinaglaban sa hukuman niya. Until such time that finally we won in the court. At talagang pinawalang sala kami ng korte dahil wala naman po talaga kami ninakaw. Pero ilang taon po yun. Sa tuwing magkakaroon po ng hearing sa City Hall, sa Quezon City, tatawagin yung mga pangalan namin. Pagdating po sa akin, Reverend Larry De Los Santos. Pero ang una po, case number, tatararan, babanggitin yung case. Pagkatapos, robbery with conspiracy versus Republic of the Philippines. Nakakaya po. Ilang taon kong nilaban yung kaso niyo. Then finally, God give me justice. Hindi po nalilingid sa Diyos yun. Ano may mga pinagdadaanan natin. Sa verse 36, hindi makakaila sa kanya kung pinipilipit ng hukuman ang katarungan. 37, walang anumang bagay na mangyayari na hindi kapahintulatan ni Yahweh. 37 po, walang mangyayari na hindi kapahintulatan ni Yahweh. Kaya nga po, obliged to follow God and submit to His leadership. Panglima po, letter N, never underestimate
God's control. Never underestimate God's control in your life. Again po, I repeat, never underestimate God's control in your life. Wag po nating mamaliitin ang alin? Ang control ng Diyos sa ating buhay. Never underestimate God's control in your life. He allow all these things to happen for a reason. Itong nangyari sa buong mundo, pandemic na to, alam ng Diyos. Pinaintulutan niya dahil meron po siyang gustong ipaunawa sa atin. Matatagpuan po natin ang verse 38 hanggang 57. Babasahin ko lang po. 38. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Tandaan niyo po, maraming masamang nangyayaring bagay. Nahinto ang mga pabrika, nahinto ang economy, nahinto ang transportasyon, nahinto ang mga aeroplano, transportasyon sa dagat, sa lupa, sa kalawakan, nahinto ang maraming mga business, nahinto ang turismo, nahinto ang lahat ng mga bagay. Oo, masama po yun. Pero sabi ng Lord, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. 39. Bakit tayo magre-reklamo kung tayo pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, Hebrews 12:5, huwag tayong malulungkot kapag dinidisiplina tayo ng Diyos. Dahil dinidisiplina niya ang anak niya, hindi yung mga hindi niya anak. When you are disciplined by God, rejoice. Bakit? Kinikilala ka ng Diyos na anak ka niya. Di po ba? Patutuwa po ba tayo ng anak natin nagkakasala? Minumura yung kapitbahay, nagnanakaw sa kapitbahay, nagdodroga? Tuwa po ba tayo? Hindi! Anong gagawin mo? Disiplina mo. Paghagalitan mo, parurusahan mo. Well, discipline. Bakit tayo magre-reklamo kung tayo pinarurusahan dahil sa ating mga kasalanan? 40, siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay at tayo manumbalik kay Yahweh. It's the best thing that we can do. Suriin natin ang ating sarili. Maliwanag po sa Bible, judgment begins in the house of God. Judgment begins in the house of God. Ang ganda po yung comment ng ating mahal na pastor, Pastor Sunny. Hallelujah, praise the Lord. Jesus, for the strength, wisdom, glory, and light that impels to you. And truly, you're being a big, big encouragement. Salamat po, mahal na pastor natin sa nasa Solis, Tondo, Manila. Ang leader po ng ating jail mission team. To God be the glory. Ko po ay saludo sa ating mga frontliners na talagang pupunta sa ating mga presinto, sa mga para turuan ang mga PDL, person deprived with liberties, at ating mga kapulisan. To God be the glory. Verse 41, dumulog tayo sa Diyos at tayo dumalangin. Kami nagkasala at naging magsik. Hindi mo ba kami pinatatawad? Sa iyong kaputan ay inabol mo kami. Dugtong ng panagoy. Walang awang pinapatay. Ang galit mo ay tila makapal na ulap at hindi malampasan ang aming dalangin. Sa panambitan po ito, parang yung galit ng Diyos sa takpan ng makapal na ulap, hindi makatagos yung panalangin ng kanyang bayan. Ang galit mo'y tila makapal na ulap at hindi malampasan ang aming mga dalangin. 45, ginawa mo kaming tambakan ng kasamaan sa ng sanlibutan. 46, tinuya kami ng aming mga kaaway. Nagdaan na kami sa pagkawasak at kapamakan. Naranasan namin ang mabingit sa panganib at pangharian ng takot. Ngayon po yung nangyayari. Nabibingit ang, sa panganib ang mga frontliners natin. Naghahari ang takot sa maraming mga tao. Hindi mapigil ang pagbalong ng aking mga luha dahil sa kapamakan sinapit ng aking bayan. Pinapakita po dito na si Jeremiah iyak ng iyak. Bumabalong ang masaganang luha sa kanyang mga mata. 49, walang tigil sa pagdaloy ang aking mga luha. 50, hanggang sa tumungay mula sa langit si Yahweh at kami ningapin. Patuloy siyang iiyak hanggang dumating yung oras at sandali na ningapin ng Diyos. 51,
Nagdalamati ako dahil sa sinapit ng mga kababaihan sa aking lusod. Para akong ibong binitag ng aking mga kaaway, 52. Gayong wala silang daylan upang kamuyan ako. 53. Ako'y inihulog nila ng buhay sa isang balon at tinakpan ng bato ang bunganga nito. Lumubog ako sa tubig at nasabi ko, wala na akong pag-asang mabuhay. Sabi po ni Jeremias, inihulog siya sa balon, wala na siyang pag-asang mabuhay. May mga tao po na ngayon na tinamaan ng COVID virus, ang tingin nila wala na silang pag-asang mabuhay. But I tell you the truth, God is good. Hinihintay lang niya tayong lumapit sa Kanya, magbalik loob, magsisi. At pagkatapos po, makita natin ang pag-asa. And last part po ng ating pag-aaralan, start with the letter A. Acknowledge that God has a wonderful plan in your life. Ang keyword po natin ay corona. Dating ko po, letter C, create an opportunity to seek God in times of crisis. Pangalawa, letter O, offer your loving care even in difficult situation. Number 3, letter R, remember that all things work together for good. Pang-apat, letter O, obliged to follow God and submit to His leadership. Letter N, pang-lima, never underestimate God's control in your life. And last but not the least, acknowledge that God has a wonderful plan in your life. Last verses po, 56-66. Narinig mo ang aking samo, huwag mo akong takpan. Huwag mong takpan ang iyong pandinig. Sa aking paghingi ng tulong. 57, nilapitan mo ako nang ikay tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Alam niyo po, sa matagal na pagdadaing ni Jeremiah, lumapit po ang Diyos sa kanya. At nasabi sa kanya ng Diyos, huwag kang matakot. 58, tinulungan mo ako, Yahweh, at iniligtas ang aking buhay. Hallelujah. Sa verse 54 po, sabi niya, wala na siyang pag-asang mabuhay. Pero ngayon po, sa 58, tinulungan mo ako, Yahweh, at iniligtas ang aking buhay. Hindi kaila sa iyo ang kasamang ginawa nila sa akin. Bigyan mo ako ng katarungan. 60, gayon din ang pagkapuot nila at ang masamang balak laban sa akin. 61, narinig mo, Yahweh, ang panlilibak nila, mga pakana laban sa akin. 62, nagsalita at nag-isip laban sa akin ang mga kaaway ko. 63, mulang umaga hanggang gabi ay ako ang paksa ng kanilang usapan. 64, parusahan mo sila, o Yahweh, ayon sa kanilang mga ginawa. 65, bigyan mo sila ng hirap ng kalooban. Sila iyong sumpain. Habulin mo sila at lipunin. Acknowledge that God has a wonderful plan in your life. Marami pong mga panalangin sa Old Testament na ang tawag po imprecatory prayer na nanalangin para ang kanilang kaaway at kalaban ay mapahama. Pero yan po ay makikita natin sa Old Testament. Pero pagdating ng New Testament, binago po ng Panginoong Jesus. Sabi niya, nasusulat, mata sa mata, ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Kapuotan mo ang iyong kaaway. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo na ang inyong kaaway. Ang ating pong naging keyword ay corona po. Ulitin ko po, how to experience God's hope, paano pang natin mararanasan ang pag-asa na mula sa Diyos. Letter C, create an opportunity to seek God in times of crisis. Letter O, offer your loving care even in a difficult situation. Letter R, remember that all things work together for good. Letter O, obliged to follow God and submit to His leadership. Letter N, never underestimate God's control. God's control in your life. And letter A, acknowledge that God has a wonderful plan in your life. Remember, brother and sister, kung dumating man po yung corona sa buhay natin, may antivirus ang Diyos. Ito po ang antivirus ng Diyos. Dito natin tatapusin ang ating pag-aaral. Una, letter B, victory. Victorious life is in Christ alone. Ito po yung antivirus natin sa corona.
victorious life is in Christ alone. Father, I invite Him to be your Lord and Savior. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, it is now the right time to invite Jesus and to acknowledge Him as our Lord and Savior. Ang antivirus po natin, letter R, remember to confess and believe that Christ is risen from the dead. Remember, letter R po, remember to confess your sins and believe that Christ is risen from the dead. Sabi ng Romans 10:9-10, if you confess by your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He was risen from the dead, then you will be saved. That are you. Ito po yung antivirus natin. Understand that Jesus can restore life itself. Understand that Jesus can restore life itself. Sabi po ni Jeremiah na wala na siya ng pag-asa, na inuhulog siya sa bangin. I mean, sa balon. Pinakpan ang bunganga ng balon. Mamamatay siya ro. Imubog siya sa tubig na wala na yung pag-asa. Pero nung manalangin siya sa Diyos, lumapit po si Yahweh. Sarado po ang balon, pero nilapitan siya ni Yahweh. At sinabi po sa kanya, iniligtas ang kanyang buhay. Sabi sa kanya ni Lord, huwag kang matakot. Ano man pinagdadaanan natin sitwasyon ngayon, eh isa lang po ang sigaw ng Diyos, huwag kang matakot. May pag-asa pa. Sabi ng Romans 8:18, labigo ang sanlibutan. Hindi dahil sa niloob nito. Hindi dahil sa niloob nito. God allows all things to happen. Pero sabi po ng verse na yun sa Romans chapter 8, subalit, may pag-asa pa. At ang panguli po natin na pang antivirus, letter S, seek to experience fullness of life in Christ. Again, I repeat, seek to experience the fullness of life in Christ. Seek to experience the fullness of life in Christ. Ang sabi po ng John 10:10, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Si Satanas po ang nagnanakaw, nagpapahirap, nawawasak at pumapatay. Pero sabi po rin ng John 10:10, sa pangalawang bahagi ng pangungusap, subalit si Kristo ay naparito upang magbigay ng buhay, ganap at kasiyasiya. Ang antivirus po natin, the victorious life is in Christ alone. Magtatagumpay tayo sa laban na ito sa tulong ng Panginoon. Invite Him to be your Lord and Savior. Anyayaan mo siya para maging Panginoon mo at tagapagligtas. Let us remember to confess your sins and believe that Christ was risen from the dead. Yung kamatayan niya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Yung pagkabuhay niya magmuli ang magbibigay sa atin ng panibagong buhay. Let you understand that Jesus can restore life itself. Wala pong pwedeng mag-restore ng mga bagay sa ating buhay kundi ang Diyos. He is our creator and He is the restorer of everything. God is a God of the turnaround. And last but not the least, letter S, ang antivirus po natin, seek to experience the fullness of life in Christ. Sabi ni Christ sa John 10:10, I have come to give you life and to have it more abundant. Maraming po salamat mga kapatid sa Panginoon all over the world for joining us in our devotional acrostic inspiration. At ang acrostic po natin ngayon, Corona, at ang conclusion po natin ay antivirus. Si Lord po ang antivirus natin laban sa Corona ito na sumisira ng maraming buhay sa buong mundo. Let us pause for a moment and pray. Heavenly Father, katulad po ng panagoy ng mga Israelita sa pagkawasak ng kailang lungsod. Nagsisi sila sa kanilang kasalanan dahil pinarusahan mo sila. Pero sa puso nila ay naroon pa rin ang pag-asa. Ngayong umaga, Panginoon, malaki po ang aming pag-asa sa iyo. Ikaw ang antivirus namin. Kaya lumalapit kami sa iyo sapagkat naniniwala kami that victorious life is in Christ alone. Naniniwala po kami that if we invite you to be our Lord and Savior, meron kang gagawin sa buhay namin. We believe that we should remember to confess our sins and believe that you have risen from the dead. Then we will be saved. Help us, Lord, to understand that Jesus
can restore light itself. Kailan po ang pwedeng magbawi, magpanumbalik ng normal na buhay ng mga tao sa Pilipinas, maging sa buong palig ng mundo. I believe, Lord, huminto man po ang maraming mga bagay sa daigdig na ito. You can restore everything at ibalik sa normal ang buhay namin sa daigdig na ito. At last, Lord, we believe if we seek you, we can experience the fullness of life in you. Kung hanapin ka namin, Panginoon, mararanasan namin ang kabuuan ng buhay dahil sa iyo. For you have promised that you have come to give us life and to have it more abundantly. Thank you for your word in the book of Lamentation na nagturo sa amin na kapag kami ay nagkasala, kami parurusahan mo, subalit kapag kami nagsisi, makakatanggap kami ng pag-asa mula sa iyo. I pray, Lord, na ang bawat taong dumaranas sa matinding kahirapan ito at pagsubok sa buhay, ligay mo po sa puso nila ang pag-asa that there is hope, and our only hope is in Jesus alone. Lord, you are our blessed hope. At naniniwala po kami, Lord, magtatagumpay po kami. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. Napapasalamat po ako for joining with me ngayong umagang ito sa ating devotional, acrostic, inspirational. At sa loob po ng ilang minuto ay mag-start na po ang FB live streaming ng ating PCMI Main Church sa Laguna po. At tandaan nyo po, mamayang hapon, alas 5 po, PCMI Manila sa FB live streaming. Shout out po kay Kuya Saldi for celebrating his birthday yesterday. To God be the glory. Mamaya po, makakasama natin ulit si Kuya Saldi at meron naman po siyang aawiting bagong awit. Kung inawit po niya noong linggo, isang pastor po ang nagpo-post ng awit, bagong awit po para sa mga bagong bayani ng ating bansa. It was a very wonderful soul. Mamaya po, may awitin na naman si Kuya Saldi bagong awit. So ito po si Bito ng PCMI Manila, thanking God, glorifying His name, at lagi pong nananalangin na kay Jesus ang ating pag-asa, at naniniwala po ako, we love as one, we work as one, we serve as one, and we win as one. And together, with this kind of pandemic and dilemma that happening to our nation and to all nations of the world, there is still hope in Christ. Our hope is in Christ alone. And I believe we healed as one. To God be the glory. Magandang umaga po. Shalom, shalom to everyone. Stay safe and stay at home. God bless you all.